Gaano katotoo ang pagtulog ay isa sa doktor natin sa buhay natin? It's a self-healing. If the patient is nag-i-snore, nagkakaroon ka ng flow limitation, sir. Way, nagbabara ang lalamunan. Kailangan ba ng 8 oras na tulog? Isa sa mga hindi natin pinapansin at hindi natin nabibigyan ng prioridad sa buhay natin ay ang pagtulog. Yeah, marami kasi sa mga Filipino meron problema sa pagtulog. Actually, research show like 1 out of 4 ng Filipino adult are suffering from this debilitating disease called obstructive sleep apnea. Sobra talagang hindi pa natin na-diagnose, and in fact, that research shows then na 90% ng pasyente natin na may hypertension and 50% ng patient na may diabetes, ang roots nito is coming from problema sa pagtulog. And if the patient is gonna be diagnosed, yung 90% na to is meron talaga siyang problema sa pagtulog, which is obstructive sleep apnea. The reason why is that if the patient is nag-i-snore, yung snoring kasi yan yung ano primary symptoms. So nag-ihilik yung ating mga kababayan. Nung bata ako, no, sinabi sa akin na pag nag-ihilik ka, maayos daw talaga tulog mo. Mali pala yun. Ibig sabihin ng nag-ihilik, nagkakaroon ka ng flow limitation, sir. Way, nagbabara ang lalamunan. Pag nagbabara ang lalamunan, less yung oxygen intake na pumapasok sa katawan mo. Pag less oxygen intake, ang tendency, pagkakaroon ka ng awakenings o nagkakaroon ka na tinatawag na micro-arousal. Yung nagigising ka pero hindi ka aware na nagigising ka. If that's happening throughout the night, you're putting a lot of stress to your heart. Ang mga natutulog ng malakas humilik, mas madaling mamatay. Yes. Number one signs ng obstructive sleep apnea is yung malakas maghilik. Huwag natin baliwalain ang hilik. Ang hilik ay nakakamatay. Yes. For example, if you're getting elbowed by your partner, sinisiko ka pag natutulog ka because of nagihilik ka, moderate to severe obstructive sleep apnea, you might be suffering. And yan is based dun sa clinical research. So kung may partner ka at malakas kang humilik, dalawa kayong nagdededelikado. Dahil yung nagihilik at yung nakakarinig ng hilik na hindi makatulog. That's right. And in fact, the divorce population is 48% because of the problem sa pagtulog, yung paghihilik. Ang number one cause ng paghihiwalay ng mag-asawa ay ang paghihilik. Yes, 48%. Kaya pinamalayas yung mga partner na naghihilik. Tama po. US and Canada, there's a lot of separation, divorce cases because of problem sa pagtulog. Kasi pag may problema ka sa pagtulog, ano bang unang tinatamaan? Of course, yung puso. Pero yung nagkakaroon ka ng mood disorder na tinatawag, nagkakaroon ka ng forgetfulness. And worst case scenario, it can lead to accident. Kaya yung mga pasyente na hindi nakakatulog and you're putting a lot of stress to your heart, ang tendency niya mag-develop ng hypertension. Now, pupunta ka ngayon sa doktor mo. Sasabihin ng doktor mo na, okay, may high blood pressure ka. Then they're gonna prescribe you a medication. Sa abroad, based on my Canadian experience in a medical field, doon, pag yung pasyente namin is may hypertensive, automatic, we send this patient for diagnosis for obstructive sleep apnea. Kailangan natin magawan ng paraan kung ano ba yung root ng problema. Pagka may high blood ang pasyente sa ibang bansa, ina-assess ang pagtulog? Yes, that's mandatory. Dito sa Pilipinas, kapag may high blood, ang ginagawa, nire-resetahan ng pampababa ng high blood. Exactly. Karamihan ng sakit na meron tayo ngayon or acquired chronic disease natin is mainly nasa pagtulog. Yes, and that's research shows, right? Hindi natin ginagawa lang ito. There's a lot of problem nowadays sa health na related sa pagtulog. Maraming mga tao kasi ang sinisisi nila kung bakit sila may sakit sa buhay. Or maraming mga profesional ang nasisisi nila kung bakit maraming tao ang may sakit sa buhay ay dahil sa kinakain. Yung tao nga is accustomed tayo sa fasting. Pwede nga tayo mabuhay 7 araw nang walang kainan. So pag hindi ka natutulog, in a long period of time, ang pagiging problema mo dyan is nalilesh yung quality of life. If you're not pouring enough sleep or yung wala tayong enough oxygen sa brain natin, sa katawan natin, tendency is you're putting a lot of stress sa mga organs natin sa buong katawan. And that can develop hypertension, diabetes, and worst case scenario, it can lead to stroke and heart attack. Ang dami talagang cases na yan dito sa Pilipinas. Kaya nga, thank you for having me here kasi I want to make sure na yung mga kababayan natin is may access sila dito sa healthcare na to kasi this is something that they need to address right away. Hindi katulad sa abroad na pag diabetic ka, meron kang hypertension, you have restless sleep, automatic yun, isi-send ka ng doctor for sleep study. Dito kasi ibang practice kasi hindi tayo aware. Dapat ginagamot natin ang pagtulog natin. Yes. And in fact, majority ng sakit sa pagtulog is yung nga tinatawag na obstructive sleep apnea, which is yung pagbabara ng lalamunan. Nadadiagnose lang ito, Mr. Raymond, ng overnight. Nag-offer din kami ng free assessment if qualified ka sa testing. Pag tinest
test ka namin, it's gonna happen overnight, and then in 5 to 7 business days, we will provide you the result coming from a sleep specialist. Bakit nagkakaroon ng pagbabara doon sa daluyan ng hangin? A study shows 50% ng Asian population, they have like a narrowed airway. Makipot talaga ang lalamunan. Nasa genes yan sa Asian population, and also if you gain weight, for example, of course, nagkakaroon tayo ng fats dito sa lalamunan, and that can cause obstruction as well. Pag natutulog ka, nagre-relax yung muscle natin. Pag nag-relax yung muscle natin, ang nangyayari dyan is hindi ka nakakahinga ng maayos, at ang tendency is you're feeling na nagkakaroon ka ng choking or gasping for air. So that's something that you need to address, because sabi ko nga, if that's happening for a long period of time, ang tinitira niyan is yung puso natin. The number one cause of death is myocardial infarction, which is cardiac arrest. Actually, 50% ng population nga na may cardiac arrest is coming from obstructive sleep apnea. Malaking factor kung bakit maraming namamatay dyan is lack of sleep. Yes. And sabi ko nga, 50% is a lot. Kaya nandito tayo ngayon para maging aware yung ating mga Filipinos that this is available now in the country. Kasi before, hindi talaga. US, Canada, 10 years ago, we have massive campaign for this obstructive sleep apnea, and even the government covers this, the treatment and also the diagnosis. Boss Chris, kailangan ba ng 8 oras na tulog? Sa adult, ano, hindi naman natin kailangan na talagang 8 oras sa pagtulog. Sa bata, yes, kailangan natin yan kasi they're still growing. Pero sa adult, once you have optimal sleep, maka-5 oras ka, maka-6 na oras ka, nakaka-recover na yung katawan natin, and you can function the next day for 16 hours. Anong oras ang dapat natulog? Dapat 4 hours, wala ka nang ginagawa. If your bedtime is, let's say, 10 p.m., 6 p.m. pa lang, medyo nag-slow down ka na, nagpapaantok ka na, sabi nga nila. Kailangan meron tayong consistent sleeping time, and kailangan mo rin meron kang wake-up time na consistent. Ang tawag dyan is, kung talagang medyo OCD ka pagdating sa pagtulog mo, you can create like a sleep diary na tinatawag. How about yung mga natulog ng bitin? Pwede bang bawiin sa hapon or sa ibang oras ang pagtulog nila? In a sleep medicine world, meron talaga tayong sleep debt na tinatawag, yung utang natin sa pagtulog. Mahirap na bawiin yun, especially kung may obstructive sleep apnea ka, for years na nangyayari yan. Yung duktong-duktong na interrupted sleep, ibig sabihin, hindi healthy yan. Nag-a-accumulate na yan. So, ibig sabihin nun is you're putting a lot of stress in your body. Yung nga sinasabi ko, anytime you can develop heart disease, kasi yan naman ang unang tinitira ng problema sa pagtulog, and eventually can lead to heart attack. Yun ang kinamamatay ng maraming tao. Yes, and lagi ko ang sinasabi, health is wealth. So, if you're suffering from this kind of, you know, signs and symptoms, may symptoms ka na, you better get checked. Kasi kung mahal mo talaga yung pamilya mo, you can do a lot of things if you're healthy individual. Boss Chris, ito pa yung isa sa mga nakasanayan na nakagawian na natin mga Pilipino. Namana natin ito sa mga Spaniards. Yung tinatawag nilang siesta. Yes, nap. Wala namang problema sa pag-detect ng nap. Ang nagiging problema lang natin, ano, nasosobrahan tayo ng pag-nap. Kasi dapat ang nap is below 20 minutes lang. Huwag natin inihit yung tinatawag na stage 3. Kasi meron tayong stages of sleep. Stage 1, light sleep. Stage 2, moderate. And stage 3, yan yung deep sleep. Pag umabot ka ng deep sleep, more than 20 minutes na yung nap mo, mahirap kang makabangon. So basically, parang kang groggy. Pag ginising ka, mainit ulo mo. Kasi you're already on the deep sleep. Pinaka the best nap talaga, sweet spot kung tawagin nga namin, 20 minutes or below. Mafe-feel mo talaga, you're refreshed, you're feeling energetic after less than 20 minutes. So huwag natin papaabutin yung nap natin sa deep sleep kasi mahirap tayo makabangon. Kaya pala maraming mga BPO companies and other industry din na yung mismong workplace nila ay meron silang mga higaan doon for a nap. Hindi na bago sa atin yan. No? Actually, sa Japan, meron tayong mga tinatawag na sleeping pad. The reason why, kasi if you want to have productive team, let them nap for at least 15, less than 20 minutes. Kasi sabi ko, marirefresh talaga sila and they're ready again sa bakbakan pagdating sa trabaho. And this is based dun sa clinical research. Ha? Tapos ito, tanong ko pa, no? Curious lang din ako. Kasi marami, minsan, yung santol. Ah, masandal tulog. Symptomas din yan ng sleep apnea. Kasi di ba nga, sabi ko, hindi ka nakatulog sa gabi and then sa tingin mo, 8 hours ka natulog pero hindi nga quality, hindi optimal yung sleep. Ang tendency is you're taking micronaps. Yung lagi kang inaantok. Babugahan ka lang ng air condition, nakakatulog ka. You need to get checked kasi that's not normal. Eh what if nakasandal ka sa sasakyan and then all of a sudden nakatulog ka? Then you already committed accident. Yung iba, nakikita natin sa mga public places, akala mo. Yung iba, madalas sa church. Mm-hmm. May assessment kami dyan. Tawag doon is Epworth Sleepiness Scale. Titingnan natin kung gaano ka inaantok sa mga activities. For example, watching TV. Are you dosing off watching TV? Pag sinabi mong 1, 2, 3, yes, you're dosing off. Candidate ka na for obstructive sleep apnea assessment. There's so many assessment that we can do. Ang sleep kasi is na-discover lang yan ng 1980s. Hindi pa masyadong widely used around the world. But dito sa Pilipinas, ina-adapt lang natin kung ano yung mga napag-aralan natin sa abroad. When we started the business here in the Philippines, we're fully committed. And sinabi ko nga sa staff ko na, if you're not with me dun sa vision and mission ng company, eh hindi ka dapat dito. Kasi I want to make sure that all the patients that we accept in our clinic, mapapawaw sa servisyo. And then, makikita na lang natin, this patient send their relative, their family, their husband and wife, and like sinabi na sa mga kaibigan. So, don't you know that 50% of our business is coming
from word of mouth. Yun ang masasabi ko na talagang work fully committed. Boss Chris, ito pa. Marami tayong mga kababayan ngayon na nasa call center or nasa ibang trabaho, nasa ibang field, na ang trabaho talaga nila ay panggabi. Iba pa rin talaga ang pagtulog sa gabi. If your employee is meron talagang graveyard shift, kaya nga tayo may tinatawag na night differential or hazard pay para makompensate natin yung sleep debt na tinatawag. Utang mo kasi yan eh. Iba pa rin yung tulog sa gabi kumpara sa umaga. Yung system kasi natin is dinadalaw tayo ng antok sa gabi. Pero kung binabago mo, ina-alter mo yung system mo, that's gonna be a problem and i-harvest mo talaga yun at the end. Gaano katotoo na ang natutulog daw ng umaga ay mas mababa ang immune system nila kumpara sa natutulog sa gabi? That's very...